Mga tuwa, nagagamaso kami din sa Punting Palayan. Ano? Punting Palayan, pagkakatagal gamasan. Puno na ng damo. Ari po'y palay tubigan, experiment lang po. Na itanim din sa walang tubig, mga katuki. Pero nung itinanim po natin ito ay tag-ulan. Ngayon mga katuki, tag-ulan na po. Ay di, nababasa po siya mga katuki. Kaya atin hong ginagamas-gamasan. Ari po'y aanim na tudling. Yan. At ang mga damo po, hahagis na lang po doon sa tabihan ng maisan. Parehong palay na rey, galing pa pong Ibaan. Nung kami po pumunta ng Ibaan, nanlimot po ako ng mga pinag-anohan mga katukay. May mga tira-tira. Ay di aking itinanim ho, yun ho, isang dakot. Ay, yun ho, naparami natin isang dakot na yun. Ay di, ari ho, yan, medyo marami na ho ang tanim natin. Mga katukoy, baka may mag-comment po dyan, ako po'y magbuta. Madala naman po ang buta. Mahirap lang akong magbuta pag ganun akong nagagamas, mga katukoy. Kasi nga pala po, ay experiment na ang na kung gaganda dito sa walang tubigan. Gawa ng palay tubigan nito, mga katukoy. Hindi po palay kaingay. Ay di, ari naman po, mga katukoy. Maganda, gawa ng maulan. Pero kung ari po sa panahon ng tagaraw, masama po are, hirap na hirap po din sa amin sa tubig pag tag-araw ay lalo na po aring palay mga katuki are po ay pag sa tag-araw siguro din sa amin sa bukid sa hindi tubigan matutuyo laang mga katuki at ito ho itinanim namin tuwing tag-ulan hindi ko kami nagtatanim ng tag-araw gawa ng pangalawang tanim ho namin ito eh hindi ho ako nagtanim ng tag-araw mga katuki mamamatay laang ho. Yung pipiliin, yung bubunutin, baka pala yung mabunot. Ito nga pala po mga katukoy, yung iba nagamasan ni tatay nung isang araw. Yung si tatay nandun sa kabilang side. Ang lalago. Yan po mga katukoy, malinis na po are. Are po si tatay nagamas. Yan po mga katukoy. Malinis po yan.